Hello there. Good morning. Finally, nakarating kami sa bahay mo. 4 years na pala sila. Oo nga po eh. Pero hindi ito yung bahay dati na sa parents mo yun. Ah, yung sa kabila po, sa nanay. Kabila. Nandun doon po yung hatchery ko. Nandun yung hatchery. Dahil po yung nanay ko nasa subdivision na rin, sa Kalumpit po. Ah. Sa Kalumpit po si nanay. So on the side, before tayo punta sa quail. Ano ba na tayo sa rabbit? Ito po. Eh, ito yung bali nabili namin ni Miss na lote. Ah, nabili nyo rin to? Opo. Sa inyo na rin to? Opo. Eh, sabi ko, gusto ko merong ginagawa-gawa dito. Wow, ang gaganda ng rabbit mo. Ito po, mga American Blue ito. Mga imported to. Wow. So, minimate namin ito. Saan ka bumili kay Sir? Kay Sir Willie po, Tierra del Minor. Sa kay Sir Willie rin to? Opo. Kay Sir Willie sa Tiden. Partner kami. Actually, sabay kami nag-rabbit. Oo nga. Fancy at saka commercial po. So, yung commercial, pag sinabing commercial, meat. Just like this one. So, ano to, meat? Pwede po siyang meat, pwedeng fancy. Kasi kung papansin ninyo, Kulay, American Blue ang tawag sa breed. Ganda, no? So, mahirap humanap, mahirap mag-produce ng ganitong color. Mm-hmm. Kasi kung papansin ninyo, iba talaga yung color. Mahirap humanap, hindi kayo basta-basa makakabili ng ganitong kulay. Fancy yan. Fancy, pwedeng meat din. Pag pinangalanan nyo, fancy siya. Pag hindi nyo pinalakangan, pwede nyo katayin. So ito po, yung initial the breeder namin, ito na yung tawag namin to island born eh. Island born na siya. So yung parents nito, both imported. Mm-hmm. So ito po yung pure to. Dito na lang pinanganak, adopted na dito. Kagabi, ang deliver namin na rabbit is 300 plus. Pangkatay na yun. Anong muna lahat yun? Produce muna lahat yun? Hati po kami ni brother ko sa Tarlac. Galing sa Tarlac yung iba galing dito. Ito mga special po ito eh, kaya dito ko nilagay. Pag special, ako nag-alaga. Kasi, mahirap kong matayan ah. Kasi pagka gusto nyo talaga, pag gusto nyo, pagigising ka, asikasuhin mo. Kaya yun, nabebenta namin ito ng 6,000. Wow. Yung kits nito. Ito po yung may anak to eh. Wow. Ayun, 2 to 3 months old, pwede nang ibenta 'yan. Yung kits na 'yan. Mm-hmm. 'Yan. Yun, ganun po itsura. Yung anak niya. Ayun. So, before tayo pupunta sa farm, makikita muna tayo dito. Lagi na po kami nakikita. Yeah. Nakita ko sa mga vlog mo talagang highlight yung pagkain. Lagi may ending or first part. Nakakatuwa naman sila, naghahanda sila eh. Hindi siya, kaya lang sabi ko nakakahiya. Pagkain natin yung mga kinakain nila doon, talaga mga special eh. Hindi naman. Sige, kain muna tayo. Sige. Kain na naman. Off muna. Nag-breakfast lang tayo dito sa bahay nila din. Tapos on the way tayo, going to the farm. So, dalawang site yung pupuntahan natin na farm. Ayan na, teka. Okay, yung nga pala ito yung dati, no? So, dito na tayo sa farm ni Dr. Quail. Dito sa Pandi, Bulacan. Buhay pa itong bubo, ah! Oo, pero parang bagyo po eh. Ano, bagyo? Ito yung direct kung naalala mo, nagpunta tayo dito, wala pa ito eh. Mm-hmm. Ito yung bagong building na. Ito direct yung sabi ko sa'yo, bagong breeder namin. Mm-hmm. Andito tayo sa Dr. Quail, kasama natin si Denry. At pag Quail ang pinag-uusapan, syempre andito tayo sa authority, ang Dr. Quail. Actually, direct, to be honest, half lang ako ng Dr. Quail. Huwag natin kalimutan yung partner ko, Romel. Henrik Romel, baka magaling sa akin sa pariyaya. Soon, gagawa rin, idadalawin din natin si Romel doon sa sariyaya. MECQ sa kanila ngayon eh, kaya shoutout sa iyo, partner. Ayun, so
suki na natin si Denrick at saka si Roman pagdating sa Quail, di ba? Okay. Madami na tayong nagawang series. Dami na kami pinagdaan na ni Direk. Oo, lagi namin kayong ini-invite sa seminar. Mga training, seminars, webinar. So, ngayon, we decided na mag-create ulit ng video kasi medyo lumuluma na yung mga videos natin and I'm sure marami ng mga updates na pwede niyong i-share. Sana makatulong po. Basta kailangan mo lang mag-share ng mga ano information eh matutuwa yung mga audience natin. Yes, of course. Yung naman yung nabawang sinisi-direct natin pa. So, ano ang ipapakita mo sa amin ngayon dito? Kung naalala ko, direct dati nung nag-shoot tayo, talagang startup kami nun. Kasi the only thing we do is bumibili kami ng day old, binibenta namin na day old, tapos okay, bibili kami ng day old, binibenta namin na steady to lay ulit. Ngayon, yung nag-improve na. Meron na kami sariling breeder, meron na kami sariling hatchery. So yung industry, gaano kalaki ang lalaki since nung mga unang nagkakilala tayo up to now? Yung industry, medyo malaki na rin talaga dahil nga po, umabot na tayo ng Visayas, Mindanao eh. Mm-hmm. Unlike dati, Central Luzon, pinag-uusapan lang natin dati, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija. Ngayon, meron na tayong Batangas, meron na tayong Quezon, meron na tayong Laguna, Bicol, mergers at Ilocos na rin. Tapos, yung mga, nung before mag-pandemic, before magka-problema sa mga flights, alos every month, nakakapagpadala kami sa Visayas, sa Davao, sa Cebu, sa Gensan, sa Bacolod. Kaya lang ngayon, ang naging problema po namin direct, crash rate. Okay. So, since walang passenger, alam nyo, revenue yung inahanap ng airline company. So, they see to it na para makapagpakargo ka, crash rate. So, crash rate, ibig sabihin, times 2 yung fare, yung airfare. So, okay. Hindi namin kakayanin yun. Okay. Tinapatong namin sa clients yun eh, sa kabilang. So, medyo nahihirapan kami. Nahihirapan din sila. So, kailangan din mag-normalize para ano. So, yun na medyo nagiging ano sa amin, pandemic. Ang Dr. Quail po ay isa sa responsible bakit lumaki yung quail industry dito sa Pilipinas. Aminin mo. Actually, direct, tama yun. Isa lang kami. Okay. Pero marami. Marami na ngayon. Marami na rin kasi BAI accredited. Importante BAI accredited. Okay. So meaning, pag sinabing BAI accredited, yung farm mo napuntahan ng Bureau of Animal Industry, yung hatchery mo napuntahan ng Bureau of Animal Industry, kinek nila, may mga guidelines sila, may checklist sila, tapos meron lang laboratory test na tinatawag, sa good for 6 months yun, na avian flu free ka. At kung naalala mo, noong 2016, nagkaroon ng bird flu picture dito sa Nueva Ecija. So doon, nagigpit talaga. Bago ka makuha ng shipping permit, para makapagpadala ka sa outside Luzon, kailangan mong meron kang sariling vet na mag-justify na bird flu yung okay yung farm mo. So meron naman tayong consultant na vet na tumutulong sa atin. Free! Natulong lang din sa atin. With the help of some feed company, mga vet nila, saka yung sarili nila. Ano. Tapos, yun, tapos meron transport carrier permit, handler's license, meron tayo ng ganun kasi pinarehistro talaga natin para at least naman makagalaw tayo na maayos. Before tayo mag-tour, ano yung mga gustong-gusto mong i-share muna sa akin? Sa ngayon, unang-una, sabi ko nga, since nag-breeder kami, gusto kong i-share yung hatchery natin, pupunta natin mamaya, later. Tapos yung breeder namin. Tapos yung isa sa nagiging key na para maging successful yung layer o yung breeder, yung hybrid na laying cage namin. Tapos namin hybrid, medyo mahal lang siya. Alam mo, initial investment, mahal po talaga yan. Pero sobrang effective. Kasi compared dun, mamaya explain ko rin kung bakit gano'n. Compared dun sa ibang cages na ang laman is 125 per cages, ito 35 lang. Okay. So mas concentrated. Tapos yun nga, medyo maganda yung ventilation kasi 2x2 lang yung lapad niya. It's like yung mga dati na cages namin, yung mga
prehistoric cage ang tawag namin doon. It's either 3 feet or 4 feet yung lapad. Alright. Eh, malaki po difference doon. Okay. So, andito po tayo sa isang site. No? Ito yung first site mo, Denric, no? Opo, opo. So, two sites po yung bibisitahin natin. Dito, ang makikita natin dito sa site na to ay brooding area, yung aming palakihan from okay. day old hanggang maging kulit, yung ready to lay, 25 days old. Mm-hmm. At saka yung konting breeder natin. Okay. Kasi tapos, yung breeder na talaga, hindi namin pwedeng i-shoot dahil medyo masailan kulit. Okay. Tapos yung second site natin. Yung mamaya, isang baligtas, yung incubator, kung saan incubator. Yung breeder egg, pinapahatch. Doon nagiging 1 day old. Sige, so mag-tour tayo. Sige po. Alright. Tara. To be honest, hindi namin to ano, kinopya lang din namin to sa isang mga naunang racers. Okay. Mga naunang master, mga master din namin kasi alam niyo naman kung ano man yung innovation ng iba, hindi they keep on sharing na inadapt lang din namin. So, first advantage nitong cage na to, kung papatingin niyo, 2 feet lang yung lapad niya. So talagang konsing-konti lang. Itong isang cage na to, 35 lang ang laman. Actually, breeder ito. Okay. Yung kulay itim dyan, yun yung female. Yung kulay brown dyan, yun yung male. So, 35 lang yung female, 7 lang yung lalaki. Ganon din sa layers po. Bali, 42 lang yung laman niya. So, kung papasinin nyo, madali siyang i-monitor kasi since ko konti yung laman, alam na alam mo kung alin yung hindi nangingitlog. At saka pag nabigay ka ng pagkain, ang tendency, equally divided dahil ko konti yung laman. Tapos halimbawa, kagaya nito, nangitlog siya ngayon. Pag umitlog yan ng 32, 31, 30, alam, pwede mo matingnan, alin ba dito yung mahinang mangitlog na cages. Unlike yung dati po, 125, medyo mahirap. Hindi mo ma-monitor sino doon sa 125 yung nangingitlog. Yes po. Tapos bukod doon, ayan, kung papansinin nyo, lahat ng cages namin magkakaharap na lang. Okay. So sa likod yung painuman. Tapos naka-orient yan na sunrise dito, dito tapos yung sunset dito. Dito. So kagaya din ng mga ibang layer farm na hindi po pwedeng sa painuman naka-orient yung sunrise at saka sunset. So dapat dito sa either sa harap or sa likod. Tapos ang cages hindi po pwedeng meron dito, tapos meron dito, tapos meron dito. So, direction lang talaga. So, maganda po sana talaga kung magtatayo ka ng sariling farm. Basta layer, four layers. Magkaharap lang na ganyan, tapos sa likod yung painuman. Para at least, concentrated lang siya talaga na. Hindi yung air, may airflow dito sa kabila, may airflow sa kabila. So, madali lang po ang ano, maganda ang condition ng quail pagka magandang airflow. Dendrick, balikan natin yung kulungan. So, ito yung sinasabi mo. Yung from here, hanggang sa likod po. Dito. Sa likod. No, sa likod. Sa likod. Sa gilid po dito tayo. Ah, sige, doon tayo sa gilid para mas makita natin yung kulungan. Ito po. Okay. 2 feet lang ito. Ito yung 2 feet. Yan. Almost 2 feet lang. Okay. Yan. Almost 2 feet lang yan. So talagang nakakabalik-balik sila ng madali sa painuman at sa pakainan. So ito 2 feet by 8 feet. 2 feet by 8 feet. Yeah, tapos po kasi yung 8 feet na yan, hinati namin sa apat na compartment. Ang 8 feet po hanggang dito lang, direct. Yeah, dito lang po. Hanggang dito lang. Ito yung pinaka-post. Sa nag-start. Dito po. Dito sa end. Okay. Opo. So sa end na to, hanggang dito, ituturo mo. Hanggang diyan, 8 feet yan. 8 feet po. Okay. Pero divided into 4 partitions. 4. So parang tagto 2. 2 by 2 nga. 2 by 2 po. 2 by 2. Yeah. Kasi ito yung una, hanggang ito, ito yung first partition. Yeah, ito yung second, ito yung third, ito yung fourth. Ito yung third, ayan yung pang-apat. Opo. So, 4 partitions ng 8 feet. Yeah, 35 each partition, 42 each partition, so 160 ang kapatid. Oo. Pag malamig yung lugar nyo, pwede kang mag-45. Pag maliit yung lugar nyo at medyo mainit, 40 lang. So, tapos parang ang kulungan mo, parang bagong-bago. Apo, bago to dahil since bago yung breeder namin, so okay. Bago yung kulungan. Sabi ko nga po, nung during pandemic, kasi fighter kami, alam mo direct, hindi naman naisip namin, hindi naman forever na magpa-pandemic, hindi naman forever na ano yan eh. Okay. So kailangan namin mag-innovate, kailangan namin mag, darating din yung mag-normal yan, hindi pwedeng hindi. So unti-unti, kailangan natin bumangon. So
nagdagdag kami ng wala naman kami iba lang na ibang negosyo eh. So kung ano na lang yung alam namin, yun na lang ang pagbubutihin namin. So then Rick, primarily ang business model mo ay breeding. Ngayon po. Okay. So lahat to breeder stock. Yes po. Itong lahat ang nakikita natin na itlog dito, hindi po ito yung ibebenta para kainin. Ito yung ilalagay sa hatchery para gawing sisiw. Yes po, ang tawag po natin di yung kinakain stable egg. Stable egg. This one is breeder egg. So breeder egg. The difference is yung nangingitlog nito 5 female, may kasamang 1 male. Okay. So fertile egg siya, may embryo siya. Mm-hmm. Yun yung dinidiretso sa hatchery. Unlike yung table egg, mm-hmm, it's all female. Although pareha sila quail laying mas yung kinakain, kaya lang yung walang yung table egg, walang female kasi hindi siya kailangan ipa-hatch. Feeds lang 'yon. Feeds lang po. Feeds for lang nakukuha na sa itlog, magiging itlog na. Yes po. Yes, mangingitlog siya. Yung akala ng mga ibang taga Manila na kung walang lalaki, hindi mangingitlog. Pero actually, pagka talagang laki ka sa farm, alam mo na mangingitlog yung quail kahit na kanina ipakain mo dyan. Although, hindi siya ganun kaganda yung quantity at saka yung quality. Yun, hindi mo rin siya pwedeng ipahatch kasi wala siyang embryo. Fertile. Wala siyang embryo. Hindi siya fertile. So, ilan ang breeders mo ngayon? Sa ngayon po, nagpo-produce kami ng every 5 days, mga 10 to 12,000 po na one day old na yon na all female. Kasi one day old pa lang po, napipili na namin yung male at saka female. So sa hatchery pa lang, sa incubator, separate na. Lahat ng brown, female. Lahat ng itim, male. So yun yung color sexing. Okay, color lang, madi-differentiate mo na. Yeah, opo. Color sexing, plumage selection. So, okay. Since yung breed na ginagamit namin is for puruhan ang tawag eh. Okay. Hindi mo na kailangan intayin ng 15 days bago ka mapili mo yung male at saka female katulad dati. Mm-hmm. Yung mga panahon pa ng tatay ko, mm-hmm, na nagpupugo sila. Para mo mapili yung male at saka female, mag-iintay ka ng 15 to 20 days saka mo lang mapipili. Mm-hmm. Ngayon po, since color sexing na nga, pag lumabas siya ng brown sa hatchery, babae siya. Pag lumabas ng itim, lalaki siya. Okay. Saan, bakit, paano na-improve na ganyan? Kung dati eh, hindi mo ma-determine after a certain period of time. Actually, bakit ngayon naging kitang-kita na yung kulay to determine yung kung male o female siya? Actually, science po yan. Direct eh. Kahit naman sa anong feathered na, ano, na poultry, okay, merong talagang mga ganyan na plumage selection. Ganon din sa pugo. Ang ang parents niya, so yung anak, 'di ba, sabi ko sa kanya, pag brown babae, uh-oh, pag itim lalaki. Uh-oh. Ang parents noon is opposite. Mm-hmm. Ang tatay noon is brown, okay. Ang nanay noon is itim. Mm-hmm. So yung anak nila baliktad. Mm-hmm. So ganun po, automatic 'yon pag so science 'yon. Opo, na, mm-hmm, na genetic. So ibig sabihin noon, yung mga dating nagpupugo, ang inalagaan nila ay kumbaga ibang breeds na to, parang ganun ba? Same breed, two breeds lang din naman yan eh, Japanese Shuttle at saka Japanese Taiwan. Brown at saka yung brown, yung Japanese Taiwan, yung itim si Japanese Shuttle. Kaya lang, so may itim na brown, may itim na babae, itim na lalaki, may itim na may brown na lalaki. Kailangan lang makuha mo. Ang problema po kasi sa breeding, mahirap gawin yung brown na lalaki. Mm-hmm. Kasi very few lang talaga yung madalang yun. Saka yun ang ginagawa namin. So, kailangan mo mag-gawa ng ganon para makadami ka ng ganon, ng brown na lalaki para magamit mo dito. Mm-hmm. So, kailangan yun. Marami kang brown. Mm-hmm. Eh, yun ang madalang po, yung Japanese Taiwan. So, na lalaki. Yun ang kailangan mong hanapin. So, bali, ideally, direct, dalawang cycle po. Mm-hmm. Gagawin mo muna yung haluan ang tawag namin doon. Haluan yun na kailangan mo rin mamili after 15 days. Mm-hmm. Tapos, pag napili mo na yung brown na lalaki, tsaka mm-hmm, yung itim na babae, yun ang isasalpak mo dito para makakuha ka na ng puruhan. So, second cycle yun. Medyo mahabang proseso. 6 months. Uh-oh. 6 months kasi... Wow, papalakihin mo muna yung haluan mo ng
2 to 3 months bago siya mag-produce. Kasi imagine mo, 35 days siya bago mangitlog. So, hindi pa siya agad-agad magpo-full production. Kahaluan mo pa siya ng nail mga 2.5 months. So, mga 75 days bago mo siya haluan ng nail. Kailangan fully, ano na siya, fully developed na siya. So, 75 days. Pagka after 75 days, pag hinaluan mo ng nail, mag-a-intake ka pa ng 6 days bago mo siya ilagay sa bago mo siya kuhanan ng breeder egg. Kasi kailangan mo munang maihalo yung lalaki, kailangan mo nila mag-mate for 5 days para masigurado ka na fertile yung itlog. So plus 6, 81 days. So mag-iipon ka na 6 days at least, maximum of 6 days bago mo isalang sa hatchery. Ang gandong time lang po na yon, pwede mong ipunin yung itlog bago mo isalang. So pag sinalang mo na doon, so 81 plus 6, another 6 days is 87. Tapos 17 days pa ulit bago ma-hatch sa hatchery. So 87 plus 70, 97, 104 days na yon. Tapos papalakihin mo pa yon for another 35 35 days. So approximately mga 3 to 6 months. So mag-iintay ka na naman ng other 75 days bago siya mag-produce. Saka doon pa lang ulit makakapagpalabas ng panibagong puruhan. So ganun po kahaban yung process sa breeding. Sa breeding. So dahil may proseso, may tamang proseso ng breeding, yung mga nag-aalaga ng quail ay hindi yan pwedeng magtabi ako ng itlog, gagawin kong breeder. Hindi ganun yun. Hindi po ganun kadali. Kasi unang-una, halimbawa gusto mo mag-breeder talaga, decided ka talaga, yung pasarili mong breeding gagamitin mo. Let's say mag-breeder ka ng 1,000 heads na female, iitlog siya ng 80%. So may 800 ka na itlog araw-araw. Yung 800 na itlog na yon, isasalang mo sa incubator, mapipisa doon is 75%. Okay. So more or less mga 600 na day old chicks ang makukuha mo. Sa day old chicks na yon, makakapisa ka ng 600. Doon 50% female na 50% male. Okay. So meaning every day may 300 ka na female day old quails for intended for table egg production. So kung ang plano mo is 10,000 quails ang papaitlogin mo. 300 times 30 days may 9,000 ka na. Sa 1 month. So 1,000 na lang ang kulang mo. So mag-iintay ka na lang ng at least mga 2 to 3 days makukumpleto mo na yung 10,000 mo. Ang problem is 8 to 10 months mo kailangan gamitin yung breeder mo na i-set up mo for 6 months para pakinabangan mo. Kung wala ka pang market ng day old o ng pullet, saan mo dadalhin yung production ng breeder mo? Ngayon naman, okay din kung halimbawa kung dadamihin mo naman ng breeder mo, kung gusto mong mapadali, 50,000 yung gagawin mong breeder, layers, pwede 'yon. Pero ganun pa rin, pag dinamihan mo yung breeder mo, pag na-set up mo na yung layer mo, kailangan mo rin i-market yung ipoproduce ng breeder mo. Either way, kukunti ang breeder mo, mabagal yung pagdami ng layer mo. Damihan mo naman yung breeder mo, matagal din, mabilis ang pagdami. Ang problema, kailangan mong pagbebentahan ng ipoproduce mo na breeder. Kasi hindi mo pwedeng ibenta as table egg yung ipoproduce ng breeder mo. Kasi madali po siyang masira. 5 days lang siya, masisira na siya. Kung nakakabili kayo ng itlog na may parang bato-bato, tapos pag binasag mo, may tubig yung kalahati. So yun po yun, may embryo siya kasi nade-develop siya sa araw. Pagdating ng gabi, mag-i-stop yung development dahil malamig na. So na-fertile po siya. So yun yung nabibili natin na breeder egg. Kaya dapat yung lahat ng breeder egg diretso sa incubator. As a breeder, Denry, ano-ano yung mga business opportunities? So, pag nag-breed ka, pwede kang magbenta ng number one, day old chick. Then, number two po, yung quail pullets. Okay, pullets. Pag sinabi mong pullets, how many days na siya? Ayun pong pullets, so from one day hanggang 25 days old, yung ang tawag, pwede natin tawagin yun na pullets, ready to lay, or dumalaga. O dumalaga. Yeah. Dumalaga. Kasi po yun, mga 25 days old siya, mag-iintay na lang kayo ng at least mga 10 to 15 days, mag-i-start na yun mag-lay. So, yun po yung ideally pagka nag-i-start ka. Halimbawa, kung sino man yung gusto mag-start na medyo takot pang mag-alaga kasi imagine nyo,
kung gaano kalaki yung quail egg, ganun kalaki yung one day old. Imagine nyo lang kung yung day old chicks, aalagaan nyo 1,000 pieces, ganun kalakas yung laki ng quail egg. Pag nag-stampede yan, hindi naman ang kinamamatay magkakasakit or magkakasipon or ano. Ang kinamamatay po nila stampede. Okay. Pagka hindi tama yung control ng temperature, so ang tendency, nag-iipon-ipon sila. Okay. Pagka sobrang lamig, mag-iipon-ipon sila sa tabi, sa malapit sa bulb. Dahil naghahanap sila ng body heat. Pag sobrang init naman at kinulob nyo eh, lalagyan ng plastic, lalagyan ng sako yung mga brooder, ang tendency, lalayo sila doon sa ilaw, doon sila pupunta sa sulok, sa mga sulok. Mamamatay din sila. So yun, dapat maano, kaya 24 hours ang monitoring yan for at least 5 days saka 5 nights na medyo mabusisi. Nagsisimula ka pa lang, ang aalagaan mo 2,000. Mamatay kalahati. Siyempre, unlike yung pullets ang kukunin mo, pag nag-deliver kami ng 2,000 dyan, yung 20 heads na free, eh, hindi pa mamamatay yun na mag-start na mangitlog. Okay. So aside from tumalaga, ano pa ang ibang business pag nasa breeding dan? Sa amin po, yun lang talaga kasi yun nga, although yung iba pagka yung capacity ng incubator mo medyo malaki, yung kulang doon sa production ng breeder mo, pwede ka magpatulat sa ibang breeder. Halimbawa, yung ang capacity ng breeder nung hatchery mo, incubator mo is 80,000, tapos ang napoproduce mo lang is 40,000. Yung 40,000 pwede mong ipatol hatch, pero syempre ikaw gusto mo ma-maximize yung capacity ng incubator mo, kaya ang ginawa namin, ibinis lang namin yung breeder namin doon sa capacity ng incubator namin. So hindi na kami nagpapatol hatch, unlike before talagang lahat ano po direk kay struggle kami. Inuna namin i-produce yung hatchery, yung incubator, kasi pag nag-start ka from scratch eh, papagawa ka ng building, papagawa ka ng housing, magse-set up ka ng breeder, magkakapital ka, tapos magse-set up ka ng incubator, pagsasabay-sabayin mo, talagang kailangan mong itap yung either si VP, yung mga bangko na yan, o kaya kung sino mong mauutangan. Na kasi kung yung sarili mo lang pera, hindi naman tayo talaga ganun ka swerte katulad ng iba na may golden spoon nung pinanganak eh. Kami talaga, aminin namin, umaasa kami sa loan. Okay. Since business naman, alam naman namin, kwentado na namin kahit papaano yung kikitain eh. So umasa kami sa loan, naguna kami nag-loan para sa incubator namin. Nung nabayaran namin yung nung nagawa namin yung incubator, nagpa-toll hatch kami. So meaning hindi yung sisyo namin ang sinasalang doon sa incubator. Ibang breeder ang nagsasalang doon. Okay. Pero lahat na yon kami yung bumibili nung itlog, nung produce na sisyo. And then na-realize namin, so kailangan namin talagang lahat ano yun, dahil siyempre pagka pala direct nagpa-pandemic o kaya pagka nagigipit ka, pag lumalaki yung expenses, kailangan mo rin mag-iba ng source of income. Okay. Sabi ko kay Mrs., hanap kaya tayo ng ibang negosyo. Ano kaya ang ibang negosyo gawin natin? Sabi niya. Ano ba gusto mong negosyo? Sabi niya ganun. Eh sabi niya. Sabi ko, iba naman, food. Sabi ko ganun. Sabi niya, food, ang dami na niya nagpo-food. Sabi niya, hindi naman sa pag-ano. Ano ba pwede natin gawin sa quail? Eh sabi ko, wala pa tayong breeder eh. Eh di yun na lang gawin natin. Then, nag-loan na naman kami sa bangko. Ayun, tsaka nagpagawa po kami ng panibagong building. Tapos yun nga, nagpagawa kami ng mga bagong cages. Then, nag-set up ng panibagong breeder through the loans na nakuha namin sa bangko na unti-unti namin binabayaran din ngayon. O, sa bagay, mas maganda na yung kung tutuusin minsan, no? Matetempt ka nga na mag-isip ng ibang negosyo. Pero kung tutuusin, bakit ka mag-isip ng ibang negosyo? Tingnan mo na lang ano ba ang pwede mo pang i-improve dun sa existing business mo. Para yun na lang, doon ka na lang mag-focus. Kasi pag bagong business, ibang ano naman yan eh. Start na naman, mag-aaral ka na naman, lahat. From market, production, lahat.
eh samantalang yung existing na business mo, i-identify mo lang, saan ka ba nagkukulang? And then doon na lang, doon ka na lang mag-improve. Yeah, ganun din naman kami nung nag-start po, Derek, eh. Kung maaalala mo, kinuwento ko na sa'yo yun. Ibang beses tayo nag-usap sa phone, sa personal. Nag-start lang kami, ang Dr. Guil, dahil din sa pangangailangan, accidental lahat, eh. Kasi, nung nag-start kami, mag-trading. Bumibili kami ng itlog sa mga farm. Correct. Binibenta namin sa kung sa halmaan lang itlog, so trading. Nung nakita namin yung market, wala kaming choice. Kailangan namin i-supply yung market dahil tapos ulang yung ka sa ulang kami sa supply. So nag-table leg kami, yung nag-produce kami ng table leg para may sustento doon sa mga ano, kasi hindi kami binibigyan pag mabili na ang itlog, eh. Pag tumal, dami namin supply. Alam mo yan, eh, ganyan sa yung sitaw, yung sa online palengke nyo. Pati white egg, ganyan din yan. Ganyan din, daming supply. Pagka dumating naman ang tumal, yung mabilis na, wala na. Yung L300 namin na FB yung dati, pagka bumibiyahe kami ng mabilis ang itlog, ano yun, matungal ang itlog, puno yun, 100,000 ang capacity nun. Pag tumumal, bumilis na ang itlog, makakalahati na yun, 40,000-50,000 na lang. Eh, yun din ang expenses namin. Eh, ang philosophy namin, sabi namin, nagtsatsaga kami pagka kahit matumal, nagtsatsaga kami ng mahina ang kita. Para pag bumilis ang itlog, marami naman kaming supply, kahit medyo malalaki-laki ang kita. Ang problema, pag bumilis ang itlog, bumihina naman ang supply namin dahil dinedirect naman nila sa palengke. So, sabi namin, kailangan namin. So, mapipilitan talaga kami mag-produce. Mapipilitan ka talaga mag-put up ng sarili mo. Yes. Yes, so doon. Kasi kung ang kausap mo ay hindi siya totoo sa partnership ninyo, dapat partnership yan, eh. Hindi po pwedeng kakilala ka lang niya kung wala siyang bentahan. Pero kung may bebentahan siya, bibitawang ka niya. Hindi magandang kausap yun. Pero direct sa totoo lang, hindi ko sila masisi. Okay. Kasi alam mo, matetempt ka rin naman. Halimbawa, kuha lang namin is difference ng 10 to 15 centavos. Eh kung business wise, eh talagang matetempt ka, not unless wala naman kayo talagang pinag-usapan na although verbal lang na dapat kasal system nga, na dapat at least kayong dalawa may agreement kayo, pero wala naman kayong black and white, wala naman kayong ano na, tapos kikita kasi isang itlog ng 10 centavos, eh kung 20,000 a day yung production mo, eh malaki-laki yun, so talagang matetempt ka. So, although yung iba naman talaga nag-i-stay pa rin na ginagawa. So, para magawa namin yung gusto namin na kami magde-decide kung saan namin dadalhin, sariling production po ang ginawa namin kasi wala na kaming ibang taong kausap. Yung pugo lang yung kausap. So, yun. So, napilitan kami. So, kailangan na naman ng kapital. Yung iba, inutang sa magulang. Yung iba, inutang sa bangko. Tapos, yun. Dumating yung time na ganun na naman. Nakita na namin. Marami nagtatanong sa amin. Saan ba kayo kumukuha ng day old? Saan ba kayo kumukuha ng pullets? Edi, sinasabi lang namin doon sa supplier, doon sa buyer na doon kami kumukuha. Sabi namin, hanggang wala na rin kami makuha doon sa supplier namin ng day old, tsaka ng pullets, dahil pulibok din siya lagi. So sabi ko kay Romel, partner, kailangan rin natin mag-breeder yata. Kailangan din natin mag-ano. Pero napakatagal ng proseso na yun. Napakatagal nung years ang inabot doon bago namin sige, magbe-breeder na kami. At saka, alam mo, hindi naman biro rin mag-loan, eh. Nakakatakot din. So, although alam mo, laki ng potential ng business. So, si Dr. Quail ngayon, kinumpleto niya na yung cycle? Hindi pa rin. Kasi, napakalaki nga po nung pangarap namin kay Dr. Quail, eh. Okay. Paano namin din nasabing kumpleto direct? Ang gusto namin, makapag-formulate kami ng sarili namin team. So, makompleto mo man yung life cycle, then papasok ka naman ngayon sa feeds. Na hindi ka nabibili ng commercial feeds. Hindi ka naman nabibili ng commercial feeds. So, meron pa yun. Meron pa panibagong ano yun. Isa pa. Gusto ni Dr. Quail, ma-market namin yung table egg namin sa sarili namin pwesto sa palengke. Iba na naman yun. Iba na naman. Ibang challenge din yun. Tapos, gusto ni Dr. Quail din na mabigyan yung mga ibang tao na walang hanap buhay, na sabihin na natin naapekto ng pandemic, na magtinda na lang ng quick-quick. So, bibigyan ka ta ng bike, bibigyan ka ta ng itlog, ito kapital, pambili ng mantika, pambili ng harina, maglako tayo ng quick-quick. So, hindi pa rin namin nagagawa yun. Kaya, kumbaga,
gusto namin talaga mula umpisa hanggang dulo na makatulong tayo sa ibang tao po na doon. Lahat-lahat. No? So, kumbaga, buong industry na yon. Industry na yon. Kasi lahat ng umiikot doon sa coil na negosyo, buong cycle. Establish that. Buong cycle. Buong cycle. Buong cycle. So, mahaba pa. Mahaba. Gusto mo pang mag-process? Yung pickled egg, yung pinag-uusapan natin nung last time na yung mamaya, hopefully, mana na ni Mrs. ko. Kasi, baby namin yun talaga ni Mrs. Kasi, hindi ko lang alam kung meron na dito sa Pilipinas doon. Pero, meron na ako narinig na gumagawa nun yung pickled egg na babalatan. Sobrang challenging din talaga direct kasi napakahirap ng pinagdadaanan. Unang-una yung shelf life. Kailangan namin matesting yung shelf life niya. So, time yung pag-aanoan yung kailangan doon. Bukod doon, yung pagbabalat ng itlog. Yun ang isa sa pinakamalaking challenge. Kasi itong itlog po, direct, pagka yung yolk nito, gumilid at binalatan mo, masisira na yan. Okay. So, baka meron dyan food tech o scientist na nakakaalam kung paano mapapagitna yung itlog, yung yolk na hindi siya gigilid para pag nilaga mo siya nasa gitna, para pag binalatan mo, clean. Kasi hindi siya po pwedeng ibabad mo sa brine solution na lalabas yung yolk na laga. So, mababasa, kakaalam. Perfect. Oh, meron naman kaming nakita sa YouTube, nag-inquire na ako sa China na tawag nila deshelling. So, meron siyang dinadaan na parang conveyor na ganyan. So, tapos yung itlog niya, dumadaan ganyan na may tubig na maligam-gam na mainit na lumalagay doon. Tapos dadaan siya sa malamig na tubig. Tapos merong nagka-crack siyang ganyan. Tapos pagdating doon sa may dulo, balat na siya, nababalatan na. Nag-inquire naman ako, ang sabi sa akin, 6 million. Yung buong machine. Wow. So, tapos na agad yung usapan doon, wala na agad. Pero, Denrick, ang tagal ng may coil egg na can na galing abroad. Bakit, parang dito sa Pilipinas, parang bago ng bago yan. Walang... Bakit hindi available? Kasi nga po, yun ang challenge. Yun yung isang challenge, yung sinasabi ko. Yung una, yung madali lang yung sa pagpapahaba ng shelf life. Kasi trabaho ng food tech, marami tayong magaling na food tech dito. Ang isang nagiging challenge is yung pagbabalat ng itlog na to. Kasi unlike sa manok, madaling balatan. Ito medyo mahirap ibalatan. Imagine nyo kung couple of thousands yung babalatan mo, kung manpower lang gagamitin mo, magbabalat ka, baka matalo ka sa labor. So, yun ang isang ano. Kasi kaya yun din naman ang gusto naming gawin ni Dr. Quail. Actually, si Mrs. ko yung kasi food tech, since food tech siya. Yun ang isa sa key na magpapataas ng industry dito sa buong Pilipinas, ng quail. Bakit? Kasi, ang problema dito sa Pilipinas, direct, ng quail egg production, kahit naman sa puti, is yung shelf life niya. Lahat ng produkto yung shelf life. Kasi 20 days lang po ang shelf life nitong pugo, quail egg. So, pag dumating ang tumal, kailangan mo ba ibenta within 20 days? So, ang kailangan mo siya mabenta. So, kung mapapahaba mo ang shelf life niya ng 6 months to 1 year, hindi ka nagmamadali. Pag tumal siya, ipunin mo, balatan mo, ilaga mo, ilagay mo sa can, lagyan mo ng suka o lagyan mo ng asin, i-pickled mo, wala problema. May ma-market mo. Pwede mong yung nagbebenta ng quick-quick after kung kailan na ulit mabili, tsaka mo tanggalin sa lata, sa bote, tsaka mo gawing quick-quick. So, makakapag parang sa palay ba, pwede mong ibenta yung itlog mo kung kailan mahal. Sa palay, ganun din nilalagay sa bodega. So, sa pugo, hindi pwede. So, yun ang nakikita kong solution. Pagka maraming supply ng itlog, mamili ka ng itlog, tapos i-storage mo. Tapos ibenta mo pag matumal, mataas na ang demand, mataas na ang presyo. So, yun ang isang key. Tapos isa pa, gusto namin, maikalat siyempre sa buong Pilipinas yung industry ng quail egg. Kasi alam mo naman yan direct,
Sinabi ko sa naman sa'yo dati ng quail industry, dito lang talaga yan sa Luzon eh. Luzon pa rin. Luzon pa rin eh. Although meron na pa ilan ilan sa Visayas, Mindanao, sa specifically dyan, sa Davao. Sa Nueva Ecija, baka hindi ka maniwala, meron dyan nag-aalaga. 50, 100,000, 120. Isa lang owner yun. Isa lang yung may-ari. So, may ano, may malaking potential. Sige, Denric, pwede ba tayong umikot? May na-mention ka kanina dun sa orientation, di ba? Maharapan. Opo. Tapos yung likod niya, kamo, andun yung mga drinker. Yes po. Pwede ba natin dito tayo dito? Dito tayo dito. Sige. So, ito yung likod. Yes. Yes po. Okay, ito ang likod. So, ano ang setup dito sa likod? Importante ito, Direk. Alam mo naman yung itlog, 90% niyan. 80 to 90% niyan is water. Okay. So, kung papansinin mo, ang laki ng painuman namin. Okay. Imposibleng maubusan yan. Pag naglagay na 6 a.m., maglalagay na sila ng 5 p.m. Okay. So, tantyado na namin yan. 6 a.m. kinabukasan, meron pa yan tira. Meron pa. Hindi yan maubos. Kasi yun ang pinakamortasin. Di baling maubusan siya ng feed, huwag lang siya maubusan ng tubig. Kaya yun ang, ito yung sukat niya. Mm-hmm. Pinagawa lang yan eh, mga stainless na 308 na ipinold lang. So kayo na nag-fold nito? Apo. Pero ang linis ah. Apo, sariling pabigay. Pinagawa lang din namin sa naglalatero. Ikaw nag-design na? Oo, dinisign lang po namin. Tapos ito po, yung PVC na sapin. So ito kinakayod lang. PVC na to? PVC po yan. Medyo mahal lang talaga, pero lifetime yan eh. Hindi yan masisira basta-basta. Sabi nga nung ano, masisira na tayong lahat, ito hindi masisira dahil talagang tibay nito. Yan po yung ginagamit sa mga flash door sa banyo. Okay. Yung space doon sa... 1 meter po dito sa likod. Okay, 1 meter. Tapos 1 meter dito sa gitna. Meter din dito sa gitna. Apo. Tapos 1 meter ulit dito sa dulo. Yes po. So pag nag-importante yan, pag nagsagawa ka ng housing, kaya yung iba talaga, we make it sure na nagpa-farm visit. Okay. So... yan ang inyo ng malaking factor po yung pagpapagawa ng housing. Tapos harapan na sila. Yeah. Magiging harapan siya. So lahat ng eggs, makikita mo dito sa gitna. Yes. Yeah. Pag nag-harvest ka, madali lang. Madali lang. Okay. Nakakatuwa tingnan. Oo. Nakakatuwa tingnan kasi imagine mo kung halimbawa may laman itong kabila na to. Oo. Puro egg yung makikita mo. Saka ito, dry area. So lahat lang ng, ang flooring po namin, tawag namin, nakagulugod pagong eh. Okay. So, may kanal yan sa gilid. Papasinin mo, may kanal sa gilid yan. Saan? Dito po. Ito. Lahat ng tubig, kahit hindi mo yan walisin, didirect yan din sa gilid. Pupunta dito sa kanal. Opo. Walang mag-isin na tubig. Walang tubig na mag-isin sa... sa gitna. So, ang pinupuntahan gusto-gusto ng bacteria is yung wet. Siyempre, yung moist. Moisture. So, pagka mapanatili mo ito na dry yung floor, mas maganda. Mamamatay yung bacteria. So, yun. Hindi naman natin maiwasan kasi pag naglilinis tayo ng painuman, nababasa. May matatapon talaga. May matatapon talagang. So, matapon man yan, mabasa. Mamaya, mga after 1 hour. Diretso na yan. May butos naman po yan doon. Diretso sa drain. So, pupunta lang dito sa gilid yung lahat ng tubig. Dinisign talaga ito na parang ganito. Tapos ito, papansin niyo bakit may screen pang ganito? Kung pwede, meron niyan roll up na tubing. Okay. So, pagka malamig talaga, nakababa siya. Uh-oh. Pagka mainit, so nakataas siya. So, yun po, kailangan may tubing pag malamig, pag umuulan. So, doon mo lang makokontrol yung temperature eh. Hindi naman tayo kailangan mag-tunnel vent na. Uh-oh. Okay na yun, masaya na sila sa ganyan. Kung ano yung nafe-feel mo dito sa loob, yun din na nararamdaman nila. Okay. So, ito mga sinasabi mo kanina ngayon, ay do ikaw ay breeding ito, same, applicable same, din to for grow out, same for egg production. Same to sa layer. Same sa layer. Same principles. Same exactly, mismo ito lang yung principles niya. You can imagine na layer din yung next breed ko. Yun din po yung principles niya. Wala ang pinagkaiba, wala kayong kailangan baguhin, same principles. So ito po yung grow out naman natin. Okay. So ito naman, ito yung dito na yung pinapalaki from day 1 hanggang 25 days old. Dito. Ito kung di ako nagkakamali, mga ito ay nahatch ito ng June 18.
19. Ngayon ay July 1. 13 days old ito. 13 days old. Days old. Yeah. So mag-iintay na lang to ng 25 days old. Actually, huli ko na ito eh. Meron nabili na lahat to. Meron na pong may-ari lahat. With down payment. So i-deliver na lang namin to at 25 days old. So mga naka-ready na yung mga kulungan nila. Mga 12 days. Mga 12 days pa po. 12 days from now, i-deliver na to. Pera na to. Actually, pera na to eh. Dahil may down payment na to eh. Naka-down na. Oo, kasi yun nga. Kailangan din namin mag-secure na may down payment. Kagaya nung napanood yung episode mo, sa pulis din ng manok. So may scammer din dito? Mahirap magsalita. Pero ang pinaka-scam lang dito, yung hindi naman na i-deliver, hindi na i-deliver, ang pinaka-scam dito, underage. Underage. Ganun din. Which is kinagawa rin nila yun dun sa layer. Yeah, opo. Pero dun, weeks ang pinag-uusapan eh. Dito, days lang. So, sasabihin 25 days, pero 20 days lang. Pero yun, madali naman ma-detect, madali naman malaman. Kasi, pag nakita mo yung quail, na ang quail, ang itsura ay medyo madilaw-dilaw pa yung gilid na ganyan. Asa na tapos, madilaw-dilaw? Yung dito sa may... Ito kasi mas bata ito. Hindi mo marerecognize, hindi ko alam kung marerecognize mo, pero okay. Sa face nila may madilaw diyan na maano ka dito. Dapat 'yan, dilaw na 'yun, wala na. Okay. Dapat 'yan brown na. 'Yun sa may mata nila, sa may ano. Tapos doon, ang pinakamagandang basis mo is kung dineliver sa iyo, dapat kung 25 days old 'yan, pinakamatagal na 'yan, 15 days mangingitlog na. At least meron ng padalawa, tatlo na mangingitlog na. Pag umabot siya ng 25 days old bago ng itlog, ibig sabihin, kukulang sa araw yun. In underage siya. Oo, yun kukulang. In underage. Although, meron namang iba talaga na gusto 20 days lang. Pero, siyempre, dapat mas mura ng konti yun. So, meron din kasi mga ibang customer kami na gusto nila 20 days para mas mura-mura. Pwede rin yun. Basta importante, honest to goodness lang yun. Okay. But parang napapansin ko, lahat na nagbe-breeding, lahat nabili na. Yeah. Kulang po sila pala yun. Ito pala kulang pa rin. Kayo naman ay andito tayo sa brooding area. Tama ba, Derek? Apo. Okay. Ano ang highlights dito? Ito yung ano eh, new and improved brooder. Okay. Siyempre, ano rin namin sa mga ibang idea na, alam nyo, mayroon sa mga bibisita dito, mga engineer, mga ano, sabi nyo, ba't ganito yung brooder, ganyan-ganyan, may suggestion sila. Uh-huh. So, kaya yung iba, nakita rin namin sa mga iba nagpapalaki ng RTL. Okay. So, ito, ang advantage lang nito, yun, medyo matipid sa space. Uh-huh. Kasi dalawang palapag na siya. Okay. So, talagang makakatipid sa space. Saka isa pa nga, katulad yung sa layers namin, medyo makitid siya. So, madali siya manghuli. So, okay. Pagka harvest time, madali mo siya manghuli. Mm-hmm. Tapos yung control ng temperature, mas madali dahil dalawang 100 watts ang kailangan mo lang. Tapos yun din, madali rin na cleaning dahil mas makitid lang siya. Mm-hmm. Mas makitid lang siya. Saka yun nga, imagine mo, yung dati, yung 4x8, nalalaman lang namin 800. Uh-huh. Ito, nalalaman na namin ng 700. So, halos na doble. Halos na doble po ang ano. So, kung yung mga malilitang space na nagpapalaki ng RTL, mm-hmm. Mas advisable ito kasi mas magagamit nila. Actually, yung iba nga, pwede mong gawin tatlong palapag. Mm-hmm. O apat na palapag, mas kocompress nila. Kaya lang ako, ayoko na ng ganun kasi mm-hmm. minsan tumataas ang mortality rate pag kinocompress mo siya ng masyado. So, ito na lang, nagsettle na ako dito na at least ito, manageable. Total, malawak naman yung space natin. Mm-hmm. Hindi ka naman nagkukulang sa space. So okay. Opo. Yun. Yun. Importante rin kasi itong foundation eh. Kasi, yun nga, yung production ng quail, mm-hmm. yung sa layers, mm-hmm. siyempre kahit sa tao, pag pinalaki ka ng magulang mo na hindi ka maganda yung space mo, hindi maganda yung nutrition, mm-hmm. hindi ka makakapag-produce ng mahusay. So baka hindi ka makapag-isip ng tama, baka hindi ka maging malusog. Mm-hmm. So importante, yun lang advantage namin sa ibang nagbebenta ng RTL. Okay. Alam namin kung saan ang galing yung day old namin kasi sarili namin produce. Mm-hmm. Unlike yung ibang nag-RTL na binibili yung day old sa mga breeding farm. Sa palalaki niya. Papalaki nila. Hanggang maging dumalaga. Bebenta. So, hindi natin alam kung ano talaga yung pinagmulan. So, kami alam namin kung ano yung pinagmulan ng ano namin. Tsaka isa pa,
alam namin talaga yung pinakain namin sa quail namin kung ano. So, yun lang. Tapos, syempre, yun nga. Importante rin, bio-accredited. Ang pinapa-laboratory naman natin, sir, dyan, hindi yung bebenta mo na quail. Hindi ito mismo. Mm-hmm. Yung breeder na breeder. Yung breeder. Tapos, gine-check nila yung facility mo, kung may bakod ba yan, kung may foot bat pa. Saka may pina-follow din sila na checklist na protocol doon sa waste disposal mo ng hatchery mo, waste disposal mo ng sa farm mo, yung mga ano mo, mga kung nag-foot bat ka ba, yung mga ganun. So, unti-unti, hindi man namin perfect, unti-unti ginagawa namin kasi siyempre lalo ngayon ang dami ng yung kagaya ng 2016, yung bird flu, kagaya ngayon. Ganun din sa hayop eh, yung ginagawa sa mga hospital. Pinipilit din namin na kung sa tao nga, kung sa tao, hindi pwede sa tao lang, sa hayop, ganun din. Mas maganda, kagaya nga nung ibang farm direct dati, yung mga iba, bago ka pumasok, maliligo ka muna. Yeah, eh, ngayon, hindi naman pwede yun kasi siyempre, hindi naman tayo ganun kaano. Eh lalo ngayon, yung mga ibang OFW, yung mga ibang interested, magano, gusto nila, ma-feel nila yung kung ano yung meron. Makita nila mismo yung farm. Eh, hindi mo pwedeng ipagdamot yun. Although, meron kaming tinatawag dito na viewing area lang na pwede mong puntahan. Meron daman na yung pwede talaga. Hindi talaga pwede dahil madidisturb talaga. Iyon, yun ang ano. Yun ang pwede nilang gawin kung gusto nilang mag-ano na. Huwag nilang ipagdamot yung information. Basta meron lang yung kung ano man yung gusto nila ipakita. Pakita sila ng pwede nilang ipakita yung hindi nila gustong ipakita na area. Huwag na lang yan. No? Kasi importante, makita lahat ng facilities. Okay. So, ilang days itong mga quail dito? Actually, direct kabatch ito nung ano eh. Nandun sa kabila. Daw. So, all in all, 20,300 lahat-lahat yan. So, pero don't expect na ganyan din yung mabibenta mo RTL kasi may mga matay dyan. May so, mortality pa rin. At least mga siguro, swerte na, mga 90% na survival rate. Masaya na yun. Happy na dun. Kasi, although kung 90% yung makasurvive, hindi yan pwede mong bebenta lahat. May maiiwan dyan. Meron dyan bansot, meron dyan pilay, meron dyan reject. So yun, iiwanan mo pa rin. Anong ginagawa mo dun sa mga ganun? Pinapalaki namin, kami na nagpapaitlog. Kayo na? Opo. Isinasalang namin sa laying cage namin. So, maganda rin naman nagiging production para lang at least, hindi man perfect, at least kahit papaano, uniform yung size na maipadala namin. Although, siyempre, hindi rin naman masatisfied lahat ng customer eh. Dumadating din sa point na minsan, nagagalit yung customer, maliliit daw. Merong iba naman sasabihin, may sakit yung pugo mo. Minsan, hindi nagiging tama yung production. Lalo yung, especially direct doon sa mga OFW, sa mga ay na tinatawag, mga investor. Yung mga meron lang kamag-anak dito sa Pilipinas na pinagkatiwalaan nila na kaya merong kaibigan, kabarkada, katropa na nag-invest sila tapos pinaalagaan dito sa ito based on my experience lang kasi kami rin nahihirapan mag-explain. Okay. Ang kausap namin yung investor. Okay. So sabi, pinapakain, sabi ko baka po hindi pinapakain, ganyan. O baka po kulang sa pitch, kulang sa amin. Eh hindi masagot ng investor. So nagagalit sa amin yung investor dahil ang sinisisi lagi eh yung pugo namin. Siyempre hindi naman niya naaminin nung nag-aalaga. Siyempre hindi naman niya ano. So ang nangyayari, madalas yung di sisihin feeds or yung pugo mismo, yung breed. So ang mas maganda sana kung talagang ikaw hindi mag-aalaga ng quail, hands-on talaga. Yung bang sabihin na, pwede bang gawing sideline yan? Hindi talaga pwedeng gawing sideline. Kailangan talaga maging ikaw mismo yung naglabas ng pera. Ikaw mismo yung umano doon, mag-dive doon sa nilabas mong pera. Although, kung yung magulang mo, kapatid mo, asawa mo, na talagang may malasakit sa'yo ang pagkakatiwalaan mo na alam mo naman na ano, na yung bang panghihinayangan yung pera mo na, na mawawala, eh, pwede rin. Although, hindi naman natin lahat masasabi kasi meron din naman na nagiging successful sa ganung setup. Kagaya ko, yung tao ko dito, 8 years na sa amin, eh, kung pumunta lang ako, mga misan, kung papasweldoin ko, magdadala ako ng budget. So, nagki-click din.
Nakiklik din yung gano'n. Kaya lang. Importante, tamang tao ang mailagay mo dyan. Exactly po. Yun ang mahirap hanapin. Yan ang mahirap hanapin. Kasi minsan, kahit busog na, kahit na, ikabi nga, pati yung kamay mo, ikabi mo na. Pagka yun talaga, gano'n talaga siya, hindi minsan, hindi sa treatment sa kanya. Depende sa taong ilalagay mo. Minsan, kahit pangit ang treatment mo, kung talaga may malasakit sa yung tao, ano eh. Although, aalis yan. Pero yun nga eh, ang nagiging key talaga is yung hindi naman natin kayang gawin lahat yung direct eh, yung ikaw lahat ang mag-aalaga. Sabi mo nga, pinag-usapan natin kanina, paano ka makakapag-diversify, paano ka magpapatayo ng sarili ng panibagong farm mo o panibagong branch mo kung ikaw yung nandito sa branch 1 mo na ikaw yung nag-aasikaso. So kailangan mong meron kang tao na i-designate dito na kayang gawin, hindi man katulad ng ginagawa mo, eh at least malapit dun sa ginagawa mo. Eh paano mo gagawin yun? So magagawa mo yun kung meron ka lang tao na pwede mong matap para. So ano pa din, Rick, ang mga importante na kailangan nilang tandaan dito sa stage na to? Sa brooding, yun ang importante, yung nutrition eh. Nutrition. Sa ngayon, sa akin, para sa akin, nutrition. Ito kasi, basta balance, tama yung nutrition nito, tapos ma-maintain mo yung tubig, okay to. Mm-hmm. Pero yung first 5 days, yung sa brooding talaga, yung from day old, pagka-hatch, yun ang medyo talagang hindi ko kayang ipaliwanag ng isang upuan kasi ang kailangan doon ma-experience mo. Kaya nga yung iba, they opt to RPL na lang ang kunin kasi nga talagang experience ang ano doon, experience ang kailangan doon. Hindi po pwedeng sasabihin ko lahat, pero ang tanong, kaya mo bang gawin? Kaya mo bang bantayan yung pugo ng 24/7 na for at least 5 days or 5 nights kasi hindi talaga namin tinutulugan ito. Matulog man kami dito, titingnan lang namin sandali, tapos matulog kami. Pero kailangan talaga monitoring. Although, kung maganda talaga yung facility mo, maganda yung condition ng quail, tama yung lahat ng factor, yung hatching rate. Kasi yung importante, kaganda kasi, pag may sarili kang hatchery, ang isa sa pinakamaganda sa hatchery namin, na ha-harvest namin yung day-old quail at 17 days old. Okay. Siyempre, ayoko naman mag-mention na meron din kasing ibang hatchery na kukuha ka ng day old na makukuha mo yung sisiw 18 days old na. Mm. So meaning, what's the difference? Ang difference nun, na-maximize mo, na-maximize ng breeder lahat ng possible na sisiw na mapisa. Okay. So, siyempre, kung 17 days lang, baka may mapipisa pa dun eh. Sayang din naman. Mm-hmm. Ang problema dun, masasacrifice yung mga unang na-hatch. Kasi madedehydrate na yon. Mm-hmm. Eh, yun ang mas madami. Mas madami yung na-hatch from 16 days old hanggang 17 days. Okay. Compared doon sa inahabol mo, na 17 to 18 day. Konti na lang yun eh. Talagang kung sa percentage, siguro mga 10% na lang yun. So, dahil lang sa income, para mahabol mo yung income, inintayin mo yung 18 days. Kasi buhay pa naman yun eh. Buhay pa yung napisa nung 16 at 17 days eh. Kaya lang, ang nangyayari, although buhay siya, eh dehydrated na, medyo mataas talaga magiging mortality mo. Yun nga, yun ang ginagawa namin sa ano, na sa hatchery namin. We have to see to it na tama yung temperature, tama yung humidity, at tama yung distribution ng air, para at least, yung mataas na percentage ng mahahatch, eh makuha na namin kahit 17 days pa lang. Hindi na namin kailangan paabutin ng 18 days para tumaas pa yung percentage hatchability. So yun ang isa sa malaking factor ng breeding sa pagpapahatch ng sisiw.